Bit-bit ang mga pinanghahawakang mga ebidensya, lumuluha na humarap at nagsumbong ang komedyante na si Herlyn Nicole Hipon Girl Budol kay Senator Raffy Tulfo. Ito ay dahil sa di umano'y panloloko at pananamantala sa kanya ng dating manager at kaibigan na si Elizabeth Elise Estrada. Personal na nagsadya si Herlyn sa studio ng public service program ni Tulfo nitong Martes ng hapon, October 4, 2022, para ihain ang reklamo laban kay Estrada. Nakilala ni Herlyn si Elise sa studio ng Wawawin noong co-host pa siya ni Willie Revillame sa programa. Ayon kay Herlyn, ay wala umano silang kontrata ni Elise Estrada. Nagpatulong umano siya na rumakit noong kasagsagan ng pandemya at sinabing magkat na lamang ng komisyon mula sa kanyang kikitain. Subalit, sinira umano ni Estrada ang kanyang tiwala. Sa puntong ito ay nilahad ni Herlyn ang insidenteng hindi binigay ni Estrada ang talent fee na nararapat para sa kanya. Aniya, naging endorser po ako ng product. Tapos, noong unang araw ng photoshoot namin, nagkaliwaan na po sila ng bayad. Pero hindi po niya sinabi sa akin na bayad na po pala. Pagod na pagod po ako noong araw na yun. Tinatayang 200,000 pesos ang talent fee niya para sa nasabing produkto na yun. Pero wala raw nakarating sa kanyang pera. Sa kwenta ni Herlyn, mahigit sa 1,000,000 piso ang kanyang kinita mula sa iba't ibang mga produktong inendorso niya na hindi niya napakinabangan dahil napasakamay umano ni Estrada. Naghihimutok ding inireklamo ni Herlyn na hinihingan siya ni Estrada ng 30% commission mula sa talent fee niya sa television guesting. Pero diin niya, siya ang direktang kausap ng makumuha sa kanyang serbisyo. Aniya, gusto po niyang bawiin sa akin ang pera. Kailangan daw po may 30% siya sa lahat ng pinagtrabahuhan ko. Muling napaiyak si Herlyn dahil sa awa sa sarili. Sa kabila umano ng mga talent fee na hindi tinurn over ni Estrada, siya pa ang lumalabas na may utang dito. Ipinakita niya ang computation umano ni Estrada ng mga utang ni Herlyn. Kasama dito ang pagtira niya sa bahay nito sa loob ng 1 hanggang 2 buwan, paghatid sundo nito na nagkakahalaga umano ng 1,000 pesos per day sa loob ng 8 buwan, at ang pagtuturo umano sa kanyang magmaneho ng kapatid ni Estrada. Nais raw ni Herlyn na makamit ang hustisya sa nangyari sa kanya. Sinubukan ng staff ni Senator Raffy Tulfo na kunin ang panig ni Estrada tungkol sa mga reklamo ni Herlyn. Pero sinabi ng sumagot sa telepono na wala ito sa bahay nito. Sinabi ng Resident Legal Counsel ng Public Service Program ni Raffy Tulfo na si Attorney Gary Tungol na maaaring magsampa sa Herlyn ng mga reklamo qualified theft o estafa laban kay Estrada. Nagpaalala din si Senator Raffy Tulfo na mag-ingat sa ganitong klase ng mga mapagsamantala, lalo na ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Philippine Showbiz.